kilos. Nakikiisa po ang libo-libong migranteng Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo sa ating pagkilos ngayon. Hindi po magiging ligtas ang mga migranteng Pilipino sa ibayong dagat sa terror bill na ito ni Duterte. Bago pa man may pasa itong anti-terror bill, pinapakita na ng Pilipinas Duterte ang dahas sa mga OFW na napapakita ng critical sa patakaran ng Pilipinas Duterte. Katulad na lang ng OFW na nasa Taiwan na nag-post sa social media ng kanyang critical na pahayag sa mga patakaran ni Duterte. At ano ang ginawa? Ano ang ginawa ng Raymond Duterte? Pinuntahan ng gobyerno ang kanyang bahay ng amo niya kung saan siya nagtatrabaho. At tinangkahan siya na i-deport at ipaalis sa kanyang sa bansa ng Taiwan. Ganito tinatakot ng ating Pangulo, ng ating administrasyon, ang ating mga migranteng Pilipino na lumalaban. Natatakot po ang ating ang Raymond Duterte sa lakas ng pag-oorganisa ng mga migranteng Pilipino sa labas ng bansa. Dahil nakakapaglunsad kami ng matagumpay ng mga kampanya para ipahayag at ilantad ang kabulukan ng Raymond Duterte. Alam ni Duterte na pinabayaan niya at binigo niya ang mga OFWs natin na nawalan ng kabuhayan sa panahon ng pandemya. Libo-libo ang nawalan ng kabuhayan at napauwi sa ating bansa. Ngunit ano ang ginawa ng gobyerno natin? Ikinulong sila sa mga quarantine facility na walang servisyong pangkalusugan. Delayed ang mass testing. Delayed ang paglalabas ng kanilang resulta. At may mga OFW na nagpapakamatay. Dalawang OFW na ang nagpakamatay dahil hindi po sila makauwi sa Pilipinas. Ganito pa ang manasakit ay pinapakita ng ating gobyerno sa ating mga bagong bayani. Sa ang PIP treatment na sinasabi ng palaso na ibinibigay sa ating mga OFW. Kaya patuloy ang pag-oorganisa ng mga migranteng Pilipino sa labas ng bansa para sa tunay na demokrasya. Hindi ba naging pwede? Hindi ba naging papayag na kanil sa kanilang tumitindig din po ako bilang isang Filipino-American dito sa bansa. Noong pong idiniklara ni Presidente Duterte ang martial law sa Mindanao, nag-organisa po kami ng maraming pagkilos sa Estados Unidos, pati na din sa aking second na tirahan sa Los Angeles. At may mga tumaluto ng mga Pilipino na ipinagtanggol ang martial law sa Mindanao. Sinabi sa akin, sinigawan ako na wala daw akong karapatan para magsalita tungkol sa martial law dahil hindi po ako buhay noong panahon na yon. At hindi ko pwedeng ikumpara ang martial law ni Marcos sa martial law ni Duterte. Gusto ko pong sabihin sa kanila ngayon, ito na po ang martial law ng aking henerasyon. At may mga karapatan kaming magsalita. May karapatan kaming mag-organisa. Hindi kami terorista. Ikinararangal ng amin ng mga migranteng Pilipino na maging bahagi ng mga progresibong organisasyon sa labas at loob ng bansa. At hindi kami titigil hanggat makamit ang tunay na demokrasya. Mabuhay ang migranteng Pilipino lumalaban. Mabuhay ang mamamayang Pilipino lumalaban. Stop Jump Terror Bill! Stop Jump Terror Bill! Makakasama tayo po ay sumunod ulit
sa social distancing, arm forward, arm sideward, at taas kamuot tayo para ma-picturean tayo at iregistro ang unang paglaban ng mga mamamayan contra terror bill. Pwede ho ba lahat ng photos? Dito po tayo sa elevated part. I-clear po natin to. Lahat ng may camera dito sa elevated part. Lahat ng participants, pwede po tayo. Para lang makita yung story sa itong araw na ito eh. So, nag-rally tayo, nag-rally ng pandemya. Nag-observe tayo ng proper social distancing. Pero militante pa rin tayo. Ligtas, pero militante. Pwede ba umalay tayo? First line dito sa buhit. First line sa buhit. Sa buhit. Umalay po tayo sa bawat buhit. Magtaas po, nakadipak, sandipa po yung agwat. Iwayulay po tayo sa bawat buhit po, nakahalay tayo. Ipe-perfect natin itong shot na to, ha? Oh, yung mga nasa likod, umalay po tayo. Gawa tayo ng anay. Nakaisang tipa. Pero hindi dito, nakahanay na ba kayo dyan? Para nakikilipay kayo ah. Makakunti naman ngayon. Ano ka naman, isang tipa yan? Ngayon, tipa. Isang tipa po yung layo. Yung nasa likod po, nakaisang tipa na po ba kayo? Kaya na po ba to? Kaya na natin? Kaya na natin! Wala muna ng bandera! Baba muna yung mga bandera! Yung mga placard, itaas! Lahat ng placard, itaas! Bandera yung baba! Para makita yung ating mensahe, okay? Ayan po! Sabay-sabay natin isigaw at ireintro ang tao, ang bayan! Ngayon at noon!